You wanna know something, bitch? Is it a bird? Is it a plane? No, it's Tootie Top! Oh, crr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 
Hello mga katok! Welcome back to my channel! This is Tootie Talk and you are watching Tootie Talk! Ganda ka? We, hindi nga. Kung maganda ka, mag-subscribe ka na! So ngayong araw mga katok, pag-uusapan natin. Being an OFW here in Saudi Arabia. Paano nga ba maging OFW dito sa Saudi Arabia? Or what is the life of an OFW, life of an OFW? Actually, at first, kung unang-unang ka mag-abroad, I don't know kung pare-parehas yung nararamdaman ng mga tao. But for sure, yeah, we have the same homesickness na nararamdaman when we first arrive here overseas, sa malayong lugar. So, pinaka-una-una mong mararamdaman pagpunta mo sa abroad or pag malayo ka na sa Pinas, nandito ka na sa lugar is pinaka-una-una mong mararamdaman is you feel amazed, like pag nandito ka na, pag nakababa ka, pag nandito ka na sa lugar, parang ma-amaze ka. No, yun yung on the way ka papunta sa ano nyo, sa accommodation nyo, ma-amaze ka sa lugar, maninibago ka, parang yung simoy ng hangin mararamdaman mo na bug parang na ano na sa'yo, parang oh my god, nasa malayong lugar na ako. Yung mapifeel mo na malayo na ako sa aking pamilya, sa aking pamilya. Okay! Joke lang. So, yun nga. Malayo ka na sa iyong pamilya. Nasa ibang dimension ka na ng mundo. Hello there, from the other side ka na. So, yun. Nasa other side ka na. And then, pag dumating ka na sa accommodation nyo, sa tutuluyan nyo, dun. Na pag matutulog ka na, nasa igaan ka na, dun mo mafe-feel yung pain. Yung sakit na malayo sa iyong pamilya. Doon mo mapipili yung sakit na malayo ka na sa iyong pamilya. Yung hindi mo alam, hindi mo nararamdaman yung luha mo bumabagsak na ng kusa. Yung unan mo basang-basa na sa luha. Dahil sobrang namimiss mo na ang Pilipinas. Ganon ang unang-unang mararamdaman, madadapnan dito. Unang gabi mo, iyak ka ng iyak kaya namimiss mo ang Pilipinas, namimiss mo ang yung lupang sinilangan. So, yun nga, mamimiss mo yung pamilya mo, doon ka na, nagbe-breakdown ka na unang gabi mo kasi sabarang sakit, ang sakit-sakit pala, sabi mo, napakalayo ko na, oh my god, napakalayo ko na sa aking pamilya. Nasa malayong lugar na ako. Yung thoughts na naisip mo is how can you survive? Paano ka makakasurvive dito? Paano, anong gagawin mo? So, kailangan mo lang maging strong, maging matatag ka lang na isipin mo yung goal mo, ano yung reason mo, bakit ka pumunta dito? Yun ang dapat mong isipin yun ang magpapatibay sa'yo, magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na hindi bumigay sa nararamdaman mo, sa emotion mo. Kaya yun, payo lang sa mga bagong OFW dyan na isipin nyo na lang yun kung ano yung goal nyo, anong pinuntahan nyo dito. At one thing that I would like to say, i-advise ko sa inyo is when you come here, pag pumunta ka dito sa ibang lugar, ibang bansa para magtrabaho, expect the worst. Expect the unexpected kasi hindi lahat ng dadatnan mo is maganda or something. Kaya mas maganda yung ready na yung ano mo, yung mentally at saka physically mong pagkatao. Physically and mentally, dapat ready ka na. I-ready mo na yung worst things
huwag mong expect na pagpunta mo dito yung buhay ko sa Pinas or yung mga ginagawa ko sa Pinas, ganun pa rin, no. Your life will be changed. Kapag nandito ka na, mababago lahat, mababago yung buhay mo ng sobra. Ang dami nagbago sa akin mula nung nagpunta ako dito sa Saudi. Which is okay naman, nang pinakauna-unang na ano ko na napansin ko sa sarili ko na nagbago sa akin is I had nagkaroon ako ng pasensya. Pasensya kahit konti. Kasi napaka ako talaga yung taong napaka liit-liit ang pasensya ko, ang dali-dali kong buwisit, mainis. Tapos yun, dito natuto akong magpasensya, magtiis, mag-give way, like, at saka makisama. Makisama, siguro. Nakikisama naman ako, but still, nasa akin pa rin yung, ano, pagka-bitch ko. I'm such a bitch. Bitch. What bitch? Alam ko yun, nasa akin pa rin yun na minsan kapag hindi kita gustong kasama or I saw something in you na hindi ko gusto, I'd rather stay away from you. Kasi dito rin sa Saudi, hindi mo kasi ano, alam mo yung pakikipagkaibigan dito, it's not the same as in the Philippines. Kasi dito, pag may mga friends ka dito na hindi magtatagal, alam mo yun, hindi sila magtatagal, like, yeah, like contractual naman kayo, contractual kayo dito. So minsan may mga kaibigan ka na magiging close kayo, tapos after your contract, wala na yung friendship nyo, kasi hindi na kayo magkita ulit forever in your life. Kaya din siguro, ano, pagdating sa friendship, hindi ako masyadong nag-super attached sa isang tao. Kasi hindi naman sa lahat. I had a friends here. I had a few friends na I want to get connected forever. Like, gusto kong maging kaibigan ng matagalan. Pero, usually, unsure yung friendship nyo dito kasi alam niyo naman, pag yung iba nagtatrabaho sa abroad na parang ayaw nang umalis dito, gusto nang mamuhay dito, gusto nang tumanda dito. Well, siguro in my case, ayoko. Gusto ko rin i-enjoy yung life ko. Kasi kapag nandito ka sa abroad, parang yung life mo dito, parang sobrang mahirap din. Kasi alam mo yung nakasanayan mo sa Pilipinas na buhay na malaya ka, gawin kahit anong gusto mo, pwede mo isuot kahit anong gusto mo, you can be yourself 100%. Pero dito sa Saudi Arabia, you cannot be yourself 100% kasi maraming restriction dito, yung mga bawal. It's Saudi Arabia, bitch. It's Islamic country, so yun nga. Which is okay nang naman kasi I'm a Muslim. I'm a Muslim since birth hanggang paglaki. So, I understood. Basta ko naman yun. Yung mga tawag dito, mga rules in Islam. So, it's okay to me. Pero mahirap din kasi dami-daming bawal pag lumabas ka. Yung natatakot ka sa labas, mag-mumalling ka pa lang, hindi mo alam na parang hindi ka komportable ba, parang hindi ka masyadong makagalaw or makaano ng bilang ikaw kasi natatakot ka na, uy, baka may gumagawa akong mali or something na bawal dito, ganun. So, and as an OFW these days, it's napakalaking pasasalamat sa internet, sa wifi, sa data, kasi kahit malayo ka sa pamilya mo, you can connect to them easily, like in Facebook or Skype or something, whatever you are using dyan para makakonect sa pamilya mo, makausap ang pamilya mo. So yun, napakadali na ngayon kasi yung hindi tulad, hindi ka masyadong maano kasi you can call them
video chat, nakaka-video sa... video sa... Bala lang sa... video! Puta ka! Video, bitch! It's video, bitch! Video, itch! Bleh! Lul talaga ako, nabubulol ako pagdata sa English. Kaya nga... na ano ko mag-English eh, kasi nabubulol ako. I'm so bulol in English, duh! So stupid. For me ah, pasasalamat na pangalaking tulong ng internet or ng World Wide Web, juju. Kasi, sobrang laking tulong niyan kasi napakadali mo mag-connect sa pamilya mo. You can call them video calls and you can chat with them whole day or anytime you want. Kaya nga, super proud ako, hindi maano yung sobrang pagka-proud ko sa mga OFW before us. Kasi sobrang hirap maging OFW dito kung wala kang wifi, walang internet. Yun lang ang buhay namin dito ng mga OFW is the internet, the wifi. Yun lang ang bumubuhay sa amin na kapag ka-uwi mo galing trabaho, internet lang ang aming kasama. Kaya sobrang ano ako, sobrang proud ako, sobrang daw dito, sobrang amazed, sobrang saludo ako sa mga OFW dati na walang internet, wala pang World Wide Web. Paano sila nabubuhay dito? Paano yung buhay nila dito? Ano? Oh my God. I can't even imagine yung buhay nila na walang internet, walang cellphone. Or before siguro, may telepono siguro before, but before, hindi lahat ng tao sa Pilipinas may telepono. So, mahirap din mag long distance calls para sa mga OFW na nakaraan. Mga unang kauna-unahang OFW sa iba't out overseas. Kasi ang hirap na... I remember before I had relatives, may mga relatives ako na papadala lang ng litrato, nagpapadala ng sulat, or na yung tape record, yung tape, you know, alam niyo yung ano pa, yung tape pa, kailan pang mag-record ng voice recording para ipadala sa Pinas, para marinig ng pamilya mo yung boses mo, yung masasabihin mo, magsusulat ka para ano. So, hindi mo alam kailan darating yung sulat na yun. Hindi mo alam kung natanggap ba nila yung sulat or yung tape record mo. So, yun lang yung nasaan nila. Parang pag-uwi nila sa bahay, galing trabaho, napaka-boring. Siguro tulog lang sila. Tutulog lang sila dito. Which is, I can't imagine how they survive it like that. Hindi ko ma-imagine kung paano sila ka-survive ng ganun. Napakahirap nun. So, yung saludo po talaga ako sa inyong mga OFW na naunang OFW dito sa ibang bansa. And, yun. Basta, kailangan mo lang pag OFW ka, pag dito ka na sa ibang bansa, you have to cope with them. Like, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong i-adapt yung bagong environment mo para makasurvive. And pinaka number one na mahirap sa pag-ing OFW is malayo ka sa pamilya mo. Yun lang talaga po, yun lang po yung masurvive mo lang yun is napakalaking bagay na yun. Kasi hindi biro na maging malayo sa lugar na kung saan ka pinanganak, yung lugar na sinilangan mo, yung pamilya mo, napakahirap po na malayo sa kanila. So, I am very proud to all of the OFW all around the world. Saludo po ako sa inyong lahat. So, advice lang mga katok. Kung nasa ibang bansa ka, mayroong mga strict rules ang isang bansa, kailangan mo itong sundin. Huwag kang maging pasaway para hindi ka mapahamak. Okay? Kailangan mong sundin ang mga alituntunin ba yung rules sa Tagalog? Yung mga alituntunin or mga sugo, mga commandments ng isang bansa, kailangan mo itong i-obey para hindi ka mapahamak.
And always take cautions, lalo na kapag nasa ibang bansa ka like Saudi Arabia, mag-iingat tayo palagi kasi sometimes hindi natin may iwasan kahit sa ibang bansa yan naman eh, may mga masasamang tao, masasamang mayroong mga masasamang pag-iisip, kaya ingat-ingat lang tayo mga katok sa mga ganong mga tao. So para makaiwas is mas magandang wag pumunta sa mga lugar na walang masyadong tao o wag lalabas mag-isa na you know na hindi mo alam, hindi mo masisecure yung sarili mo. So it's better to be safe in order to be safe, be in a safe places, right? So yun, be safe mga katok, and if you want to shante stay and you don't want to shashe away, obey the rules. You wanna know something? Yun, to survive here. So yun lang po masasabi ko. Sana meron kayong natutunan or nakuhang leksyon sa aking mga sinabi or whatsoever. Maraming salamat sa panunood sa aking vlog of the week. So this is Tuti Talk and I'm signing off. What? Wait. Bago ka lang ba sa channel ko? Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. So now, bye for now mga katok and see you on my next vlog. Bye!